Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading, almost daily love reading for your sign, Gemini, Libra, Aquarius. So mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang po na subscribe button, notification bell. Ayan, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares. So para sa ibang channels natin, paki-check na lang po dyan sa description box for personal reading, Jing Tarot Reader, paki-search na lang po sa Facebook. Yeah, this is for your sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hopefully makuha ko yung energy mo ha. Hindi to magra-resonate sa lahat ng air sign sa mundo. So hopefully makuha ko yun sa'yo. You don't have your paradise. Healing heart. Ano man yung nangyari sa nakaraan, nakikita natin. Naka-move on na, naka-heal na dito. I can see you being happy. Full of love actually with the kisses. And if you're dealing with someone, nakakakita tayo dito ng relationship na may giving and receiving, may pagbibigay, may pagtanggap. At saka nandito yung pagkakita or pag-notice, pagpansin sa mga bagay na nagugustuhan mo sa taong to, ganun din naman siya sa'yo. Actually, nakikita natin yung paglalim ng connection, pag-growth sa connection na ito na meron sa inyo nitong person na ito. Nagkaroon kayo ng freedom, yung mga nasa puso ninyo, nasa isipan ninyo. Nakikita natin na inilabas nyo yan, maaaring inopen up yan with the heart, with the key. Kaya ang ending ngayon is like mas nakikita nyo na ng buo ang bawat isa. Nakikita mo na kung ano yung tingin niya sa'yo, kung anong tingin mo sa kanya. Kumbaga, mas naging maliwanag sa inyo with the mirror ang pananaw, ang feelings, ang mga kagustuhan ng bawat isa. And nandun yung kaya mas pinapakita na yung pagmamahal dito dahil mas naintindihan na ninyo ang bawat isa. So yun ang pinaka-importante diyan. I feel like for some of you, may connection, may relasyon na sa inyo nitong person na ito na maybe in the past nagkaroon ng pagkocontrol. Maybe you are trying to control your person and then maybe yung person na ito or siya, yung nagtry na i-control ka. So may ganung energy in the past, which is nakita natin na tinalikuran yun eh, na parang nagkaroon ng pagbabago kasi nagkaroon ng matinding pag-open dito na nagdulot para ma-inlove muli sa bawat isa. Like both of you, mas pinahalagahan yung connection, yung relasyon dito. And mas nakikita natin na binibuild up ninyo kung ano man yung mga minsan na nawala sa inyo. Which is yung iba, that is unconditional love. Ayan. So napakaganda ng ating simula ng ating reading for air sign. Ano? So kukuha pa tayo ng mga messages. Yeah, there's union here. Nakakakita tayo ng commitment, completion, and union sa inyong dalawa. Bakit? Kasi with the sword and rose, mas nakikita natin pinuputol, tinatanggal yung parang feeling na ako ang mas magaling, ako ang dapat mas masunod, ako ang dapat. At saka yung iba sa inyo, if there's a third party na involved dito with a date, which is that could be a new person or other person, nakakagulo dito sa connection na ito. Itong date na ito, this could be friends, family, mga pinagseselosan, ganyan. Mga tao na hindi nakakatulong sa connection na ito, naka-cut off or tinatanggal yan with the sword and rose. Bakit? Kasi willing i-sacrifice para mas mag-grow ang connection ninyong dalawa ng person na ito. Ino-honor ninyo eh yung connection na ito at saka binibigyan, pinoprotektahan ninyo ang connection na ito, which is nakikita natin yun ang mas nagbibigay kalakasan or strength or strong stability dito sa connection na ito. Wow! I really like the reading. Alam mo yon. Kasi alam mo, yung relasyon, walang perfect na relasyon na connection eh. Nakikita natin yun sa inyo. Ang dami ninyong pinagdaanan na to the point na nawala na ng interest sa isa't isa kasi mas importante na ang kanya-kanya ninyo sarili. Pero binaba ninyo ang inyong ego. We do have your karmic relationship and lightning. Binasag ninyo yung mga kanya-kanya ninyong sarili actually. Para maybe you see this person as your karma. Maybe nakita ka rin niya as his or her karma. Pero binago nyo yun eh. Like maybe nagkaroon ng biglang pagbabago sa connection na ito. Like a lot of transformation. Kasi nung nagkaroon ng matinding pag-uusap dito with the coffee cup, both of you naniwala na magkakaroon ng change or inilagay yung pag-intindi sa bawat isa. Kaya nagkaroon ng malaking pagbabago dito. And if there's another person, I don't feel like nakaka-apekto pa yung third person na yun sa connection na ito.
Okay? Which is a lot of change actually na nangyari talaga. Maaaring dati may mga tao pa sa paligid ninyo na nakakapagpagulo eh sa connection na ito. So anyway, tell me more for air sign please. Gemini, Libra, Aquarius. Tell me more. We do have your love call. The third person, if ito hindi to para sa lahat ha. If there's a third person, nakakita tayo ng communication. The girl with the snake. Ito yung third person, ha? Nakakita tayo dito na this person is thinking of you. Kung ikaw ito may third person, this person is thinking of you. This person is thinking of you. This person is thinking of you. Bakit paulit-ulit? Kasi paulit-ulit din kang iniisip nitong taong ito. And yung iba sa inyo, this is lumalabas as the twin flame. Maybe you're dealing with a karmic relationship. Maybe you're dealing also with your twin flame. And yung twin flame lumalabas siya as the other person. This person gusto pa rin niya magkaroon ng union sa inyong dalawa. But you know, hanggang masid lang muna siya with the sunglasses. And then this person pwedeng... This person is really attracted sa'yo. Gusto niya lahat ng nakikita niya sa'yo. And, yeah, this is a soulmate twin flame connection. Sa totoo lang, itong soulmate twin flame connection, this is a soulmate and twin flame connection para sa iba. You don't care. You're focusing on yourself. You're focusing on yourself. You're focusing dito sa stability, something very stable, which is the other person dito na lumalabas. Yung person na kakonect mo, which is kaya ka nga nagbabago para sa person na ito. Maaring, patuloy mong sinasaktan yung person mo the more na nagmamatikas ka sa connection na ito with the palm tree. Yeah, for some of you, pagdating doon sa other person, kung wala namang other, I'm sorry, sana magkamalito na. Para doon sa wala namang kakonect na twin flame or soulmate, yung person mo from the past, I feel like... Tinatry niya maging mas flexible. Alam mo yon, maybe in the past, more on sarili lang din talaga niya yung iniisip niya. But in the near future, I mean not in the near future, but now nakikita niya na hindi kailangan kong ayusin eh. Wala lang akong enough confidence sa sarili ko. Pero kailangan kong ayusin ang sarili ko. Maybe nagfo-focus na rin itong person na ito sa sarili niya para mas may... Makita ka naman sa kanya na deserve mo rin siya. Parang alam mo yun. Willing siyang ayusin ang sarili niya para sa'yo. Which is yun yung gusto kong gawing title. Wait lang ha. Sulat ko lang. Okay. Let's move on to your near future reading for air sign, please. Oh, you're going to shine. You're going to shine. A lot of growth with the butterfly. We do have your separation. Clarify the separation, please. Nakita natin magiging, you know, the butterfly is something that is very beautiful. A very beautiful creation, you know. And nakita natin na nag-evolve ka. Nag-evolve ka beautifully, nag-evolve ka physically, actually more on physical. I don't know kung anong ginagawa mo sa sarili mo, but you're evolving. And pagdating sa person mo, nakakita tayo ng conversation with this person. Dito, yeah, this could be someone na malayo sa iyo. There's a conversation, friendship, connection, and conversation sa inyong dalawa. But, you know, ang focus kasi is yung sarili. Yung sarili mo, sarili niya. And there's this change, big change with the coffin. There's an ending here. Pag nagkaroon kayo ng connection nitong person, this is the other person. Guys, ulitin natin ha. Or ipapaalala ko lang. Hindi lahat may kakonect na to, na twin flame soulmate na sinasabi ko dito. Etong message na ito, ay para doon sa may mga connect na twin flame soulmate, no? Nakakita tayo dito ng pag-uusap dito sa inyong dalawa na maaaring magdulot para dito sa person na ito na parang siya yung maging chaser dito sa connection ninyo. And then, chaser, parang hindi kanya kaya mawala or what? Or hindi kanya...
hindi niya completely kayang putulin ang connection na meron sa inyo. Well, how about doon sa mga taong wala namang twin flame soulmate kasi merong ganun? What will be the near future? The addiction is here. And we do have here Cupid's arrow. Well, for what I can see here, wag kang... In the near future, kasi mas nakikita natin, mas ikaw pa rin yung nagbibigay eh. Pagdating sa relasyon ninyo or mo with this person. Huwag ka mag-expect, huwag ka magbigay. Mas magbigay ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. You know what? Magugulat ka na lang if you focus on yourself. If you focus in this butterfly energy. Pag nag-focus ka sa sarili mo sa pag-improve, na sarili mo inside and out, actually lalo na sa out. No, kasi maaaring yung iba sa inyo na pabayaan mo yung sarili mo. Time will come, itong person na kakonect mo dito, he or she will be the one na parang matatakot na mawala ka kasi hindi niya pala kaya. Lalo na ang daming transformation na possible mangyari sa'yo, yun nga kung magfo-focus ka sa sarili mo at hindi sa relasyon or connection ninyo ng taong ito. You know, just love yourself. Kasi mas mahahatak mo yung love pag mas minahal mo ang sarili mo. So, thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV. Virgo, Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign, Philippines, Madam P Vlogs, Libra, Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.